dito. Ito ang celebration ng aming kaarawan. Kaya sasagtagarin na lang ito. Mahal niyo ba ako? Mahal niyo ba kami lahat? Alam niyo po, kung nasan man ako ngayon, yun ay utang ko sa inyo lahat. Naalala ko dati, agayan niyo lang ako. Nanonood dyan, sumisigaw, nakikipagsisigan, kumakaway sa aking mga hinahangalan. Batang loob, itches. Pero naarap. Alam na, napakaswerte ko dahil pinalaki ako ng aking lola. Kahit na hindi ako nagkaroon. Kahit hindi naging buong pamilya ko. Pero, hindi ko pinagsisiyan yun. Ako lang sakit sa aking puso. Proud ako. Kahit lola ko nagpalaki sa akin, sa mga magkakapatid. Kasi alam ko kung di nangyari yun. Alam ko wala ako ngayon kung nasan pa ako. Hindi ako magsisumikat ng ganito. Kaya bata pa lang ako, alam mo, pinangarap ko na sana balang araw, magkaroon ako ng magandang hanap buhay. Yung mabubuhay ko, pamilya ko. Yung matutulungan ko, mga kapatid ko. Yun lang ang simpleng pangarap ko. Alam nyo, maraming mga trabaho pinasukan ko kung ano-ano. Nag-waiter ako, nag-janitor, nag-tricycle driver, nag-tinder ng merchandise, nag-networking, lahat. Sabi ko nga nun, ang pangarap ko nun, mag-TNT, magpang-trabaho sa abroad. Kasi, kahit mga Pilipino, ang iniisip natin na ang solusyon na kahirapan natin sa buhay dito sa Pilipinas ay makapag-abroad tayo. Para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Pero alam niyo, nung nagpunta ako ng Canada, nag-TNT ako doon. Limang buwan na ako nandoon. Alam niyo yung map na pinalalampaso ko na mahal ko nung umpisa? Nang pinalamesa. Nagwawala na ako. Lahat ng mga masarap na pagkain na kakain ko nung umpisa, natuwa-tuwa ako. Yung steak na makakapal, na first time ko nakain. Nasabi ko, napakasarap pala ng steak dito. Lahat yun, hindi ko na na-appreciate. Alam nyo, kasabihan nga natin doon. Doon sa abroad, may panginom ka, pero wala kang kainuman. Parang dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas pinili ko pa rin umuwi dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi ibang bansa natin. Kahit anong pinagdadaanan natin, anumang dinubyo, anumang sakunaan dumating sa buhay natin, masaya pa rin sa Pilipinas. Namimiss ko pa rin yung mga kababata ko, mga kalaro ko, mga barkada ko. Yung mga kapitbat ko, yung chismosa. Yung mga kapitbahay ko, walang ginawa ko, magdapon. Iba pa rin ang Pilipinas. Ayaw ko sabihin sa inyo yun kasi naranasan ko na mag-abroad ang ibang bansa. Kaya nung bumalik ako dito, alam nyo, pinangako ko sa sarili ko. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para may mangyari sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para may taguyin ito ang pamilya ko. Kaya nagsumikap talaga ako. Alam nyo, hindi naging madali ang journey ko, ha. Nung nag-uumpisa ako, hindi ako marunong umarte. Kauna-una ang aking experience ko sa commercial. Namura agad ako ng director ko. Pinapit ako agad. 2 AM in the morning, hindi ko makalimutan yan. Naghahanap ng ibang talent para pantan ako dahil hindi nga daw ako marunong umarte. Pero mula nung sabi ko sa sarili ko, hindi na mangyayari ulit ko.
Kaya ang ginawa ko, mula nun, nagsumikap ako. Talagang pinagbuti ko. Wala akong pinalampas na pagkakataon. Hanggang natupad ko ang lahat ng aking mga pangarap. At matukin naman kayo ito sa inyo to? Kasi, kagaya nyo rin ako. Pare-pare ulan tayo. Alam nyo, hanggang ngayon, pag tinanong nyo ako, nakagraduate man ako ng college, hindi pa rin ako magaling mag-English. Nakakarinig ako ng itan. Nakakatog ako. Pinakikiramdaman ko ano kaya ibig niya sabihin, ano kaya sinasabi niya. Pero alam niyo, hindi yun kasi yan. Alam niyo, kasi yan? Yung diskarte. Yung sipag. Yung tiyaga. Yung pagtitiit. Yung pagmamahal sa trabaho. Yung pagrespeto sa kapwa. Yun lahat ng sikreto na ginamit ko. Tsaka ko ba yan? Nakasuporta sa likod ko kahit anong ginagawa ko. Nagtitiis. Number one ang tagahanga ko. At sa lahat ng aking mga kasama sa production, sa lahat ng bumubuo ng batang kapo, ng provinsyano, sa ABS-CBN, kasi nakorin kay Sir Carlo, kay Sir Mark, sa lahat ng mga boss ko, kay Rodel, kay Miss Kylie, sa lahat ng mga tao tumulong sa akin. Maraming salamat. At gusto kong samantala yung pagkakataon ito, salamatan din ang aking mga kasamahan sa Coco Plus. Thank you, Maki. Thank you so much. Pete, isang genius, napaka-optay na tao. Sir Norman, sa lahat-lahat ng bumubuo ng Coco Plus, thank you so much. Dahil napaka-isang, napakaganda ng naisin natin i-handog sa mga tao na mabigyan sila ng hanap buhay. Na makatulong tayo sa mga Pilipino. Thank you dahil binigit nyo ako ng oportunidad. I love you. I love you. Wow. Grabe. Alam nyo ba, mga kabida, honestly, walang script ko. Bago pumasok si Coco dito, sabi niya sa akin, Pops, maiksi lang to. Pero wala eh. Ito na yung ano eh, yung kumbaga lamang pa sa puso niya. Pops, congratulations. Congratulations dahil ito na. Parang concert mo na to, pangarap na natin to, di ba? Alam niyo! Gawin at kami namin pinagsamahan. Nangangarap kami. Alam nyo, kami dalawa, ngayon, sobra kami proud sa isa't isa. Ako, naging direct ako, nang hindi inaasahan. Sabi ko sa kanya gano'n, alam mo, Pops, nakakatawa no. Natupad natin ang ating mga pangarap, kasi tayo na mahuhunan sa mga sarili natin. Ito, ayan. Ang first movie ko ako nag-produce. Kasi, sino ba naman mag-iniwala sa akin, hindi naman ako nag-aral. Hindi nga ako marunong mag-English. Sabi ni Prati, Pops, ako din. Ako rin nag-produce ng unang concert. Okay! Play music!